We are here for a reason. This is history, and you, the K-12 graduates, you are making history today. Kaya tamang-tama ang tema ng Moving Up Ceremony na ito. K-12 graduates pursuing dreams and fostering resilience in the face of adversity. Masigasig sa mga pangarap at matatag sa mga pagsubok. At dahil dyan, I want to tell you a story. Once upon a time, sa Subic Ilaya, Agoncillo, Batangas, may isang batang babae ang taas-taas ng pangarap niya. Honor student siya, subalit kulang ang suporta ng mga magulang. At ang rason, dahil siya ay isang babae. Pag-aaralin na lamang daw ay ang kanyang mga kapatid na lalaki. Subalit, wala naman sa kanyang mga kapatid na ito ang mahilig mag-aral. Ipinilit pa rin ng batang babae na ito ay pagbigyan ng kanyang mga magulang. Subalit, napagpalo lamang siya ng kanyang tatay, kaya elementary lamang ang natapos niya. Dumaan ang mga araw at nagdalaga ang batang babae na ito hanggang sa nag-asawa siya sa murang edad na 16. During that time, hindi nawawala ang mga pangarap niya, kaya kinausap niya ang kanyang kabiyak. At ang sabi niya, "Kulyeng, kahit anong mangyari, pag-aaralin natin ang ating mga anak." At ang batang babae na yon ay ang aking nanay. So clearly, ang story na ibinahagi ko sa inyo ay story ng parents ko. From there, makikita natin na andun ang mga magulang na masigasig sa mga pangarap at nagtataglay ng katatagan sa mga pagsubok. Dahil hindi ako magiging panauwi ngayon kung hindi nila nagampanan ang roles nila bilang mga magulang namin na sumusuporta at nagtaguyod sa aming mga pag-aaral. At this point, gusto ko rin i-share sa inyo ang ilan sa mga maituturing kong components at learnings ko sa buhay kung bakit narating ko ang posisyon ko ito. Ang una, kahirapan. Napakalaking factor para sa akin ang kahirapan kung bakit nagpursigil ako sa buhay at sana kayo rin. Nasa atin lahat ng rason para maging matatag sa mga pagsubok sa buhay. Kaya tingnan natin yung paksang diwa ng ating Moving Up Ceremony na ito. Masigasig sa mga pangarap at matatag sa mga pagsubok. Minsan, sa isang event na nadaluhan ko, sinabi ng speaker na hindi kasalanan ng isang tao na ipinanganak siyang mahirap. Subalit, kung mamamatay pa rin siyang mahirap, nasa kanya na yun. At gusto ko rin ikwento sa inyo na kami bilang mga anak ng aming mga magulang ay tinulungan din naman namin syempre ang aming mga magulang para sa pang-araw-araw na pantutustos sa aming mga pamasahe sa pagpasok dyan sa Lemmy High. At nung nag-aaral kami, ginawa namin ng paraan na mapabilang kami sa mga scholars. And number two, component ay ang parents. Napaka-importante na ang parents natin ay supportive. Maswerte kayo at ngayon magtatapos kayo, andyan ang inyong mga magulang. At kung wala man, ay ipagpasalamat natin na yung tao kasama natin ngayon ay sinusuportahan tayo sa ating mga pag-aaral. At sana, hindi lang dito matapos yung pag-aaral nyo at gumawa kayo ng paraan na matapos nyo ang inyong kurso na gustong makamit sa kolehiyo. At number three, pagpili ng mga kaibigan o circle na sasamahan. Napakahalaga niyan kasi nung college ako in Batangas State University, I chose circle of friends who are also scholars. There is a support system kasi ako, I have many co-curricular activities, so malaking bagay sa akin na ang mga kaibigan ko ay mahilig ding mag-aral. Number four ay ang experiences natin, whether good or bad, they are good opportunities. Huwag nating iisipin na dahil tayo ay nasa hindi magandang sitwasyon, ay magiging negatibo na tayo. Let's be positive and let's take the best learnings from that bad experience. At magagamit niyo yun, I'm sure. Kasi
nagagamit ko yung lahat ng experiences ko, whether good or bad, sa daily life ko dito sa ibang bansa. Competition. Never compete with other people. Compete with yourself. Always think that you will be better than yesterday. Always improve your competencies, your skills. You can utilize those competencies and skills as an advantage in your career, chosen careers. Eyes on the prize. Always look into your goal. So, andun ang goal mo. This is your way to your goal. Kahit anong sabihin ng ibang tao, any distractions sa environment mo, wag na wag mo ihinto yung paglalakad mo towards your goal. And make sure that all your actions are aligned to your goals. Number 7 is humility. Always think na we are all equal, na hindi ka nakakaangat sa iba. Hindi ka mas magaling sa iba. Kasi when you think that way, mas naiintindihan mo why these people are doing the way they do. And I hope mas maging malawak yung pag-unawa natin sa ibang tao, na kahit nakakapagsalita sila ng hindi maganda sa atin, ay kontrolin natin ang sarili natin. Kasi ang tanging makokontrol lang natin ay ang sarili natin, hindi ang ibang tao. Confidence. Confidence with yourself and confidence with others. Meron kang feeling of sureness to yourself and with other people. You are confident with your abilities, not in an arrogant way, but in a realistic and secure way. Sabi, confidence isn't about feeling superior to others. It is quiet inner knowledge that you are capable, confident, people feel secure rather than insecure. Keep calm. So, kahit anuman ang maging sitwasyon ng ating buhay, manatili tayong kalma. Kahit sobrang nagkakagulo na yung paligid natin, be calm and be prepared. At paano ka magiging prepared? You should plan. You should know what's happening in your environment. Sharing. Sabi nga, to give is better than to receive. So, I hope na when you become successful, wag na wag nyo kakalimutan ang inyong mga pinanggalingan, ang inyong alma mater. Try to extend your support with whatever requirement that you can fulfill, that you can feel. Any gaps from the school that you can feel, na kaya mo naman. Finally, I want to challenge all of you, the K-12 graduates, at sa lahat ng mga nakakarinig nito, na kahit anuman ang sitwasyon ng ating buhay, ay manatili tayong mabuting tao. At huwag natin kakalimutang manalangin. May mga bagay na dumarating sa atin na wala tayong control. So, let us leave those things to God, and everything will be fine. Maraming salamat po. Have a blessed day to everyone. Thank you.